Makulay na Araw, mga bata! Ako si Teacher Joby Masining at ito ang Sining Makulay, mga malikhaing aralin para sa mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Halina at samahan niyo akong maglakbay sa makulay na mundo ng sining. Tumingin sa paligid at magmasid. Hugis, kulay at linya na tuwid. Tekstura, value, pati na ang space. Meron ding form na gamit ang shade. Matalas na mata, matatag na kamay. Buksan ang isipan at matatagpuan. Ating gagamitin sa paggawa ng likhang sining na nakakatuwa. Mga bata, naranasan niyo na bang mamasyal sa isang hardin? Ang aking lolo Carding ay mayroong hardin at nais niya na pumunta ako doon. Gusto niyo bang sumama? Wow! Siyempre, kasama rin natin ang ating kaibigan na si Ali Alitaptap. Nasaan kaya siya? Teacher Joby! Narito ako! Wow! Tara na at ating simulan ang ating masining na pag-aaral. Narito na pala ang paborito kong apo, si Karen. Karen? Lolo, Joby po. Oo nga pala, ang paborito kong apo, si Joby. Ito naman po ang aking kaibigan na alitaptap, si Ali. Hello, Lolo Carding. Ako po si Ali, ang alitaptap na pretty. Wow, Lolo. Ang dami at ang lalago po pala ng mga pananim niyo dito. Mayroong prutas, gulay, at mga bulaklak na iba't iba ang hugis at kulay. Tama ka dyan, apo. Ito ang aking pinagkakaabalahan ngayon. Gusto niyo bang malaman kung ano-ano ang aking mga pananim? Wow! Ano pong tawag sa bunga na ito na binubuo ng pakurbang linya at kulay berde? Ang tawag dyan ay ampalaya. Ito naman ay ubas. Ang ubas ay prutas na hugis bilog at kulay lila. E ano naman po ang tawag sa parang tatsulok at kulay kahel? Iyan naman ay karot. Pipino naman ang tawag sa gulay na hugis biduhaba at kulay berde. Ang dami naman po palang mga prutas, gulay at mga bulaklak sa iyong hardin, Lolo Carding. Mula sa hugis pahaba hanggang pabilog at may iba't ibang kulay pa. Lolo, maaari po ba naming iuwi ang mga prutas at gulay na inanin niyo ngayong araw? Oo naman, apo. O siya, mag-ingat kayo sa pag-uwi. Paalam. Paalam, Lolo Carding. Oh.
Mga bata, alam niyo ba na maaari tayong makalikha ng isang sining gamit ang linya at hugis? Ang ampalaya ay maaari nating iguhit gamit ang mga linyang pakurba. Ang ubas naman ay maaari nating iguhit gamit ang pinagsama-samang hugis bilog. Tatsulok naman ang sa carrots. Maaari din tayong gumuhit ng pipino gamit ang biluhaba. Mapapaganda natin ito gamit ang contrast o ang pinagsama-samang magkakaibang hugis at kulay. Ito ay maipapakita sa paggamit ng mapusyaw at matingkad na kulay. Para sa ating sining likha, ay gagawa tayo ng pantakip ng kwaderno. Ihanda ang mga sumusunod na kagamitan. Bond paper, lapis, marker, crayola, glue, at kwaderno. Paraan sa paggawa. Una, itupi sa dalawang panig ang inyong bond paper. Gumuhit ng bulaklak gamit ang inyong lapis sa isang panig ng papel. Lagyan ito ng detalye tulad ng mga sanga at mga dahon. Gamitin ang mapupusyaw at matitingkad na kulay ng inyong crayola upang kulayan ang mga ito. Maaari mo ding maipakita ang contrast sa iyong sining gamit ang pagkulay ng magaang o madiin. Lagyan din ng disenyo ang kabilang panig ng papel. Lagyan ng glue ang likhang sining at marahang idikit sa inyong kwaderno. Ayan! Tapos na! Gamit lamang ang ating pagiging malikhain, ay nakagawa tayo ng pantakip ng kwaderno. Alam niyo ba na isang batang Pilipinong pintor ang tinaguri ang Little Picasso of the Philippines? Siya si Wirt Lodriga. Siya ay kinilala bilang 2018 Ani ng Dangal Awardee in Visual Arts. Si Worth ay kadalasang makikita na suot ang jacket na may disenyo ng watawat ng Pilipinas. Ito ay upang kanyang maipamalas sa buong mundo ang galing ng mga Pinoy pagdating sa sining. Isa sa kanyang pangarap ay magsagawa ng libreng art workshop sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa mga batang may pagmamahal sa sining dahil naniniwala siya na ang sining ay para sa lahat. Being a young Filipino visual artist is not just about painting. You need passion, time, dedication, and pure love to come up with a masterpiece. People think it's just about winning. But the truth is, it's about putting your heart and mind into it to bring glory to our country. I am just a kid, but I can help change the world through my art. This is Worth Lodriga, your little Picasso of the Philippines. Saludo kami sa'yo, Worth Lodriga! Noong nakaraang linggo, pinaguhit namin kayo ng larawan ng paborito niyong lugar. Kilalanin natin ang ilan sa ating mga batang artist of the week. Wow! Napakahusay mga bata! Pwede na kayong maging pintor! Para sa inyong takdang aralin, maaari nyo bang iguhit ang inyong paboritong prutas, gulay, o bulaklak gamit ang iba't ibang hugis tulad ng bilog, parihaba, tatsulok, at iba pa. Kulayan ito gamit ang matingkad at mapusyaw na kulay. Magpatulong sa inyong magulang
na i-upload ito sa Facebook at gamitin ang hashtag siningmakulay. Mga bata, lagi niyong tandaan na ang sining ay nasa paligid lamang. Buksan ang isipan, gamitin ang puso, at pagganahin ang inyong imahinasyon para sa mas makulay na buhay. Hanggang sa mga susunod na malikhaing aralin, mga bata, ako si Teacher Jovi Masining. Paalam! Hello, mga bata! Kumusta? Ito si Roma, ang inyong makakasama sa musikasiyahan, musikantahan, at musika alaman dito sa Music 2! Kaya tumutok na at sama-sama nating tuklasin ang hiwaga, himig at tunog ng musika! Ano nga ba ang musika? Ito ba ay nakikita, nararamdaman o narinig? Ito ba ay tunog sa paligid? Halina't alamin, sama-samang tuklasin, paligid ay damhin. Tara na sa ating aralin. Uy, mga bata! Nariyan na pala kayo! Napakasarap talaga ng hangin dito sa bukid. Para tuloy akong napapakanta. La 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 la. At napapasayaw katulad nito. Bakit hindi niyo ako samahang umawit at hayaan ang sarili na umindayog sa salyo ng musika? La 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 la. Sa ating aralin, ating tutuklasin ang pantay na kumpas. Steady beat kung tawagin, pakinggan. Bata, nagustuhan niyo ba ang ating inawit? Anong kilos at galaw ang inyong isinagawa habang tayo ay umaawit? Wow! Ako din! Ang beat o kumpas ay ang pulso na nadarama natin sa musika. Maaari itong bumilis o bumagal. Subalit ang haba ng bawat pulso ay laging pareho. Steady beat o pantay na kumpas ang tawag dito. Ang mga kilos tulad ng pagpalakpak, pagtapik, pagmarcha, at pagtugtog ng instrumentong panritmo ay nagpapakita ng pulso ng musika. Ang panandang guhit o stick notation ay nagpapakilala ng pulso ng tunog. O, tandaan niyo yan, mga bata! Wow! Ang daming ani! Alam niyo ba, mga bata, nasaludo talaga ako sa ating mga magsasaka. Bilang pagpupugay sa kanila, samahan niyo akong awitan sila kasabay ng pagpalakpak ng inyong mga kamay. Ang awit na ito ay nasa inyong dalawang sukat ng pulso. Ang awit, magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, maghapong na kayo po, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Magtanim ay di biro, maghapong lang makatayo, braso ko'y namamanhid,
namin ng awit at pagpalakpak ang musikang inyong narinig. Binabati ko kayo sa inyong angking galing. At dahil dyan mga bata, bibigyan ko kayo ng music club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Musika alaman! Ngayon naman, gamit ang mga instrumentong panritmo tulad ng tambourine, maracas, bao, dalawang patpat, ang steady beat ay ating tutugtugin. Handa na ba kayo? Ang awit na ito ay nasaan yung dalawahang sukat ng pulso. Awitin natin ang leron-leron sinta. Leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y buslo, sisidlan ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Magaling mga bata! Ngayon naman, sa pagtatapos ng ating gawain, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Natatandaan niyo pa ba ang mga kilos na ating ginawa habang umaawit? Tama! Pagpalakpak at pagtugtog gamit ang mga instrumentong panritmo. Ano ang kumpas ng awit? Kung ang sagot mo ay dalawang kumpas, magaling! Tama ka! Ano ang napansin mo sa pulso ng awit habang ikaw ay pumapalakpak? Pantay na tunog! Magaling! Mga bata, dapat ninyong tandaan na upang makasunod sa tamang kumpas, damhin ninyo ang indayog ng awit. Tulad na lamang ng ating isinagawang mga awitin. Tulad ng leron-leron sinta at magtanim ay di biro. At ito ay nasa dalawang anyo ng kumpas. Magaling mga bata! Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo, kayang-kaya nyo ang ating aralin ngayon! Kaya ko, kaya mo, sa music to sama-sama tayo. Music ay kayang-kaya mo, huwag matatakot na subukan mo. Pagtuklas ng bagong kaalaman, si Teacher Roma, ikaw ay tutulungan. Natapos na naman ang isang makabuluhang aralin, mga bata. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating musikantahan. Lagi niyo akong samahan sa mundo ng musika. At laging tandaan, basta kasama si Teacher Roma, musika'y kayang-kaya. Hanggang sa susunod na Musika Alaman!